Hi guys! And I'm here again. Ipapakita ko sa inyo kung anong surprise ko kay Russell. Last week, dahil nag-monthsary kami noong 3. Yes, gumagawa pa rin ako ng mga ganyan para maramdaman niya na sweet na sweet pa rin ako. At hinanda ko para sa kanyang isang very special burger. Ito ang ham with basil burger. Yes, very simple lang siya i-prepare and very mabilis lang. So, kung on the go ka, carry lang siya. Oh, let's go guys. Gawin na natin siya. Tara. Yan guys, as you can see, ayan na yung burger. Una, prepare lang natin yung ham. Yung ham ko is yung nabibili lang sa mga tindahan ng mga frozen ham. Di naman very special na ham. Tanggalin lang natin yung pagka-frozen niya. Kaya binukod ko, 6 lang. Ipuhit na natin yung oil natin. Very low lang, then lagay na natin siya. Pag mainit na mainit na. Better lang hindi siya masyadong masunog. Ito yung kinalabasan niya. Next is, prepare natin yung ating cottage. Ilagay natin siya in small pots lang. Gagawin natin siyang coleslaw. Pero very simple lang yung coleslaw natin. Painit tayo ng water. Ayan, boiling water. At inilagay ko siya sa ating cabbage para pa-cook lang siya ng very a little bit lang. Ayan, pati na natin siya sa ating mayonnaise. Best food siya na mayonnaise. Pepper. And next is ang ating salt. Konting salt lang. Pinch of salt. Then, ang very special ingredients natin na talaga na magpapasarap ay ang basil leaf. Sige na natin siya ikakat. Kasi yun ko, nasasarapan ako kainin pag buo lang yung basil leaf. Fresh na pating buns. Yung buns natin is binili ko lang sa store. Worth 3 pesos lang siya. Yan. Very simple dahil nagtitipid kami ni Russell ngayon. Next is, yan. Doon sa pinaglutuan ko, tanggalin lang natin yung oil. Then, doon na natin din lutuin yung buns para mas masarap siya. And say, smoky plate muna natin yung ating salad. Then, the ham. Yes, ham. At lagyan natin ng toothpick on top para hindi siya maghiwa-hiwalay. Pero ilalagay ko siya sa container. Yun, yung small container na yun. Yan. Para hindi siya maghiwa-hiwalay. Okay, 3 per container. Then, mix lang natin siya and voila! Yan ang ating masarap na masarap. Number 2. And, ayan, nilagay ko na rin yung clip kasi meron akong konting pre-prepare na surprise para sa kanya. Konti lang naman yan dahil ako nga ay isang tao na mahilig mag-DIY. Kaya, yung mga nakikita ko sa internet na ang cute-cute nilang i-prepare yung is something na very simple lang. Hindi ka talaga sobrang gagastos. So, wala pang 100 yung ginastos ko lang. May printer ako sa bahay. Meron din akong rope na parang maliit lang. Yan, text ha. Sampert lang yung mag-update dahil hindi na masusurprise siya pag hindi siya nag-update sa akin. Yes. Ang gulo nun. Ayan. Then, yun nga. May print lang ako na paper na triangle sa triangle shape. May picture namin with dun sa every triangle is merong letters saying na happy 41st month. Yun lang. At ito na siya. Yes. Yan na siya guys. I'm very very sick kasi talaga. So ayan ang nga guys. Nilagay ko lang siya sa part ng deck. Yan. Yung sa pinaka-top. Sa double deck lang. Yan. Dyan ko lang siya nilagay. Para pagpasok niya ng kwarto, kita niya agad. Kaya lang, epic feel dahil nakatulog ako. Pasok niya, hindi na ako nakapagsabi ng surprise. Ganyan. Ayun, tawang-tawa lang siya sa akin. Dahil, 4 years, mag-4 years na kami. Ganyan pa din ako ka-hohe sa mga mansari-mansari. Hindi lang talaga siya mansari person, pero ako talaga gusto ko nape-prepare ng mga ganyan. So, ayun, na-enjoy na namin ang usap-usap, sweet-sweetan sa kama. Yes.
So, ayun guys. Thank you. At samahan nyo ako ulit sa ating next DIY and sa ating next recipe na pagsasaluhan. Yes, ayun po. Next time, share naman ako sa inyo kung ano yung mga piniprepare or inihahanda at isinesell ko products ng Queen M's. Yes. Share ko din sa inyo lahat yon. Hindi ko sure kung pati yung recipe. Siguro yung preparation na lang. Yan. So, ayun guys. Maraming salamat to that. And see you next time. Bye! Bye!